Sa ilalim sa major rehabilitation ng ilang bahagi ng Roxas Blvd sa Maynila. May ulat on the spot si Von Aquino. Von? Connie, patuloy nga yung isinasagawang road reblocking dito sa bahagi na Roxas Blvd sa Maynila at doon din sa bahagi na Roxas Blvd sa Pasay City bilang bahagi ng rehabilitasyon nito. Ayon kay Engineer Mikunog Makud ng DPWH South Manila District, layo ng proyekto na gawing konkreto ang Roxas Blvd para mas maging matibay ito, lalo na't mga truck ang madalas na dumaraan dito. Sa EDSA Pasay Area, 530 linear meter ang kabuuang isa sa ilalim sa rehabilitasyon, habang 989 linear meter naman sa Maynila mula Piocapo Street hanggang Quirino Avenue. 20 million pesos ang nakalang budget para sa road reblocking sa area ng Roxas Blvd Pasay na inaasahang matatapos sa May 25, 2020 at 40 million pesos naman ang budget para sa area ng Roxas Blvd Manila na inaasahang matatapos June 24, 2020. 10 PM hanggang 4 AM daw sila nagpo-full blast pagdating sa road reblocking para hindi masyadong makaabala sa daloy ng trapiko ang mga truck na magdadala ng mga materyales para sa konstruksyon. Sa mga nakalipas na taon, puro maintenance lang daw ang ginagawa ng DPWH kapag may nasisirang bahagi na Roxas Blvd. Kaya naman ito ang pinakaunang major rehabilitation na gagawin dito. Sabi ng DPWH, kahit naman daw hindi pa nasisimula ng rehabilitasyon, nagkakaroon talaga ng pagsisikip sa daloy ng trapiko sa Roxas Blvd tuwing rush hour. Pero isang lane lang naman sa northbound ang isa sa ilalim sa rehabilitasyon. May service road din naman na makakatulong din para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Roxas Blvd. Narito ang pahayag. Bakit kamo i-rehab natin itong Roxas Blvd? Kasi dati hindi naman dumadaan dyan yung mga truck. So ngayon, nadaanan na ng truck kasi because of traffic. So dati asfalto lang yan. Ngayon gusto natin, instead of asphalt, kukonkretuhin na natin po paunti-unti. Sa lahat ng mga motorista na dumadaan sa Roxas Blvd, medyo pasensya na lang kung natatrape kayo at ang nagiging dahilan, ito pong proyekto ng Department of Public Works and Highways. Koni, dito sa bahagi na Roxas Blvd sa northbound lane, ay maluwag pa naman yung daloy ng trapiko. No? Kahit narito yung sinasagawang road reblocking. Yun naman na lane ng Roxas Blvd na patungong Pasay City ay maluwag din sa mga oras na ito. Although mataas na yung volume ng mga sasakyan sa mga oras na ito. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa'yo, Koni. Yes, Von, matanong lang natin. So ilang oras o ilang minuto ang muling idadagdag sa biyahe, no, nung mga motorista natin, lalo na pagka-rush hour ulit, ha, Von? Koni, hindi naman nabanggit ng DPWH kung ilang minuto yung madadagdag dyan. Ano? Pero sinasabi kasi nila, kahit naman daw wala itong mga road repairs na ito, ay nagkakaroon ng pagsisikip sa daloy ng trapiko dito. Pero Koni, dito kasi ay northbound lane pa lamang naman yung i-repair. Ano? At meron naman ding service road dito para hindi naman gaanong magsikip yung daloy ng trapiko dito sa Roxas Blvd. Koni, anong reaksyon? Baka may mga nakausap ka ng mga motorista kasi kahit na sabihin na natin, ano, northbound lang yan, ay malaking dagok pa rin, lalo na dun sa mga syempre bumabiyahe araw-araw dyan. Yes, Connie, yung ibang motorista naman, sabi nila okay lang daw sa kanila itong mga road repairs nito na ito para naman din sa kanila ito, no, para sa magandang pagbiyahe nila. Pero yung iba, syempre, medyo mag-a-adjust na lang daw sila doon sa kanilang pagbiyahe para naman hindi sila malate doon sa kanilang mga pupuntahan, Connie. So linawin lang natin, June 2020 ang tapos ng lahat, yung kabuuan. Von, tama ba? Koni, yung dito sa Maynila ay June, no? Kasi ang target nila 3 to 4 months lamang, no? Instead of 6 months. Yun namang sa Pasay ay inaasahang matatapos naman yan sa May naman. Koni? Maraming salamat sa iyong update sa amin, Von Aquino.